So ito yung mga malimit na ginagamit na namin na mga variety, mga kapanglaw, mga red pinoy, yan, mga red onion. Saka meron din tayong red dragon, yung mga iba-ibang variety. Susubukan ang lahat para makita natin yung mas maganda. Meron din kaming mga white onion dyan, mga kapanglaw. So pag ganito yung red onion mo, mahirapan ka na magbenta sa merkado nito. Sobrang lalaki na, oversize. Yan si Kapanglaw. Good day everyone, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Kapanglaw Variety Vlogs. Tayo ay magbabalik sa ating channel para ipakita po ang ating pag-harvest ng ating mga red onion o kaya yung mga red pinoy na sibuyas. So kahapon galing kami ng bukid, itutuloy lang namin ngayon mga Kapanglaw. So di tayo nakapag-vlog kahapon kasi busy. So almost mag-oversize na kasi yung mga sibuyas natin. Pero wala tayong whole consumer yung bumibili ng bulto, kaya paunti-unti yung harvest natin. So actually may nag-order ng almost 4 bags. So yun lang ang i-harvest natin guys. Kasi napakamura talaga ng sibuyas ngayon. Almost 20 pesos na lang per kilo dito sa amin sa Ilocos. So ito mga inuwi namin kahapon, meron pa dun sa loob. So sana mag-continuous na meron tayong mga ano, buyer. So, nandito na tayo sa kalagitnaan ng aming kabukiran mga Kapanglaw. So, dito. So, mag-abit tayo ulit ng red onion. Hindi na aking kaibigan, si Paring Michael Lampton. Pansin nyo rito guys, walang palay kasi sinay-second crop to, pero nasira yung aming irrigation kaya na-stop yung pag-second crop namin ng palay. Yun, makakasaklap. May balita mula sa aming agriculture, 3 years daw kami mawawalan ng irrigation kaya hirapan na naman ang pagsasaka mga Kapanglaw. So video natin na talaga ngayon mga Kapanglaw, itutuloy natin yung pag-harvest ng mga sibuyas natin. So let's go mga Kapanglaw. Mapapansin nyo dito mga Kapanglaw, marami pa tayong mga tanim na kamatis dito, kaso lang na-over sa ano na, hindi na natin nagawang asikasuhin sa dami ng trabaho. Mga kamatis po yan, no? Kamatis, ayak, napakalawak na mga kamatis, kaso lang kurang nasa kulang nasa financial. Yan. So nandito na ang ating mga red onion, mga Kapanglaw, no? So pag ganito yung red onion mo, mahirapan ka na magbenta sa merkado nito. Sobrang lalaki na, oversize. Ang nangyari po dito, wala pong mga buyer kasi napakamura na ng red onion ngayon. So almost 20 pesos per kilo, ang dami pa po nito. Kaya wala na naman tayong kikitain. Gaya ng sinasabi ko dun sa mga ano ko guys, yung mga gustong mag-avail nito, kung gusto nyo akong 20 pesos per kilo, hanapin nyo po ako sa Facebook page Benji Mac. Kahit ilang bag po ang orderin nyo. So gaya ng sinabi ko mga Kapanglaw, kung pagpapalagyan lang ng sibuyas ang napakadali pong palaki ng sibuyas, pero pag ganitong kalaki na yung sibuyas mo,
malulugi ka na po kasi sa merkado konti lang yung may kilo, hindi na ito mabebenta. So, almost sibuyas lahat yan mga kapanglaw, ang lalaki o. So, kung palakihan lang ng sibuyas ang basihan, nandito po sa Ilocos, kaya dito sa Tagudin. Hanap yung klase ng sibuyas guys. Biruin mo yan na 20 pesos per kilo lang. So limang sako lang kasi limang sako lang yung order. Mus hanggang dun yan mga kapanglaw ang sibuyas natin. Makita yung mga saluyot doon. Guys ha, biro nyo yan, kalalaki 10 piso yung malalaki guys. Yung oversize 10 piso ang kilo, yung maliliit 20. Napapansin nyo dito mga kapanglaw, almost dito pa lang na area, halos di naman tayo nakakalayo, dalawang sako na agad, o konti lang yung pinagkuhanan natin, o, bali limang sako lang yung kukunin natin. So kung napapansin nyo dyan guys, napakasukal, o di maiwasan, pero makita nyo naman yung resulta, mga ating alam, ang daming sibuyas. Napakadali po magpalaki nito, ang nakakatakot lang dito pag ano atakihin tayo ng mga ano insekto o kaya mga uuod. Hanggang doon po yan mga kapanglaw, kung napansin niyo yung mga masukal, puro sibuyas po yan. Talaga sumubra na sa ano sukat. So yun guys, wala pa nga kaming isang oras, halos na puro na namin yung anim na sako. So bali mataas na rin yung tirig ng araw, tanghali na, so uwi na tayo mga kapanglaw. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please subscribe, like, and share, and click the notification bell for another videos. So, dito sa Ilocos, dry season. So, season ng mga bangkag kung tawagin sa atin. So, maybe next year mga kapanglaw, kung maabangan mo ang aking video o kaya nakasubaybay ka sa aking mga video, next year, ano ko yung pagpupunla hanggang sa marketing nito mga kapanglaw. Humingi ako ng konting tulong, please subscribe, like and share, and click the notification bell for another videos. So abangan mo guys, next year na naman ulit. Pag-
magtatanim ulit tayo nito kasi almost kalagitnaan na ng dry season dito sa amin o kaya tag-init. May ilang buwan na lang magbabalik na tayo sa pagsasaka yung rainy season. So let's go home mga Kapanglao. Maraming maraming salamat sa support kay Kapanglao Variety Vlogs. Yan si Kapanglao. Bubuhat ng sibuyas. Lakas ni Kapanglao, dinalawa niya na. Let's go mga Kapanglao. So ayan mga Kapanglao, no, bali nakauwi na tayo. So inuwi na namin para dito na sa bahay gupitan yung kanyang mga dahon at kanyang mga ugat para malinisan at ready na siyang ilagay sa red bag. Yung mga white onion for company po yan, yung mga may pinag-anoan, pinanghiraman ng kapital, yan po may didilibo yan. Yung mga red onion natin for market na lang po natin, kaso lang napaka mura. So yung mga iba dyan oversize, kailangan natin tanggalin.